Ipinahayag ng Pilipinas ang intensyon nitong maglaan ng $35 billion sa susunod na 10 taon para gawing moderno at pahusayin ang mga kakayahan ng sandatahang lakas nito. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang malaking paggasta na ito ay naglalayong pangalagaan ang mga interes nito sa South China Sea, partikular na sa panahong nahaharap ang bansa sa Timog Silangang Asya ng malaking panggigipit mula sa China. Pinaprubahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Modernization Initiative na may pangunahing layunin na pahusayin ang kakayahan ng Navy, Air Force, Surveillance, at iba pang asset. Isang kapansin-pansing karagdagan sa mga potensyal na asset ng Pilipinas ay ang pagkuha ng mga submarine, isang una para sa bansa. Ilang mga tagagawa ng submarine ang hayagang naghandog ng kanilang mga offerings sa Pilipinas. Isa na rito ang kumpanyang kaakibat ng gobyerno ng Espanya, ang Navantia, ay nagmungkahi ng 2 S-80 Class Isaac Peril Submarine sa Philippine Navy, na tinatayang nasa halagang $1.7 billion. Ang Spanish Navy ay kasalukuyang nagpapatakbo ng 4 na S-80 Class na Isaac Peril na submarine. Ang alok ng Navantia ay hindi lamang kasama ang pagkuha ng 2 submarine kundi kabilang din ang pagtatayo ng isang submarine base sa Ormoc City, Leyte, kasama ang mga kinakailangang infrastruktura at logistics. Ayon sa commercial manager ng Navantia na si Guillermo Zamaripa, ang panukala ay sumasaklaw sa komprehensibong pagsasanay para sa mga submarine crew ng Southeast Asian Nation, technology transfer, at maintenance. Ang mga submarine ng S-80 class na Isaac Peril, na may sukat na 81 metro ang haba, ay may kakayahang maglunsad ng mga pag-atake mula sa dagat patungo sa lupa at magsagawa ng iba't ibang misyon, kabilang ang pagsubaybay, mga aktibidad sa surveillance, monitoring activities, at anti-surface at anti-submarine operations. Ang mga nakasanayang submarine na ito, na binuo ng Navantia, ay nangangailangan ng isang crew ng 32 tauhan at ipinagmamalaki ang kakayahang magsagawa ng mga long distance na misyon, Air Independent Propulsion, AIP, system, na nagpapahintulot sa kanila na manatiling nakalubog sa loob ng 3 magkakasunod na linggo. Bilang karagdagan, ang mga submarine na ito na inaalok sa Pilipinas ay maaaring maglunsad ng mga guided harpoon missiles at Tomahawk cruise missiles, na ang huli ay ginagamit ng United States Navy para sa land-targeted na mga misyon. Isa pang kumpanyang nakikipagkompetensya na magbigay ng mga submarine sa Pilipinas ay ang Francis Naval Group, na nag-aalok ng 2 diesel-electric na Scorpion-class na submarine, katulad ng pag-aari ng Malaysia. Noong 2022, ang Naval Group ay nagtatag ng isang tanggapan sa Maynila upang mapadali ang proseso ng pagbebenta ng mga submarine ng Scorpion sa Philippine Navy. Masinsinang nakipag-usap ang kumpanyang Pranses sa gobyerno ng Pilipinas hinggil sa pagbebenta ng submarine. Mula noong 2020, ang gobyerno ng Pilipinas ay nagpahayag ng kanilang intensyon na makakuha ng 2 Scorpion class na submarine mula sa Naval Group. Nung pirma ni Teddy Locsin, ang dating kalihim ng Foreign Affairs, noong huling bahagi ng 2020 sa pamamagitan ng Twitter na ang Pilipinas ay tatanggap ng 2 French submarine kasama ang komprehensibong pagsasanay para sa maraming rotation ng mga crew. Samantala, ang mga ulat ng online media mula sa Pilipinas noong 2022 ay nag-aangkin na ang France ay nag-alok ng 2 submarine sa bansa bilang bahagi ng isang pagpapalit para sa pahintulot na i-explore ang sovereign waters of the Southeast Asian nation. Ang alok ay iniulat na kasangkot sa pagbuo ng 2 diesel-electric na Scorpion class na submarine batay sa mga pamantayan ng NATO.
Bukod pa rito, nakikipagkumpetensya rin ang kumpanya ng South Korea na Hanwha Ocean, dating kilala bilang DSME, sa mga kumpanyang Espanyol at Pranses upang mag-alok ng mga submarine ng Jangbogo 3 sa hukbong dagat ng Pilipinas. Ang pinakabagong variant ng Jangbogo class na submarine, na may kabuuang haba na 77 metro, ay nagtatampok ng mga advanced na propulsion system at lithium-ion na teknolohiya ng baterya, na ginagawang mas mahirap matukoy ng mga kalaban. Ang mga submarine ng Jangbogo 3, na kayang tumanggap ng 41 tripulante at umabot sa bilis na 21 knots, ay nilagyan ng 6 na torpedo tubes, na nagbibigay ng kakayahang maglunsad ng mga guided missiles. Kasama sa alok ng Hanwha Ocean ang isang package na binubuo ng pagsasanay, paglipat ng teknolohiya, integrated logistic support, simulators, at mga pasilidad sa pagpapanatili, alinman sa Subic Bay o anumang lokasyon na gusto ng Philippine Navy. Ang kumpanya sa South Korea ay nagmumungkahi ng 7 taong pautang na may kaakit-akit na mga rate ng interes para sa 2 submarine ng Jangbogo 3. Samantala, ang Pilipinas ay nagsasagawa ng joint maritime drills, Sabado sa loob ng teritoryo nito kasama ang mga puwersa ng depensa ng Australia, Japan, New Zealand, at United States, inihayag ni Armed Forces of the Philippines, AFP, Chief Romeo Broner Jr. Sa isang pahayag noong Sabado ng umaga, sinabi ni Broner na ang mga puwersa ng depensa ng Pilipinas at ang mga kaalyado nitong bansa, na nagpapakita ng sama-samang pangako na palakasin ang kooperasyong panrehiyon at internasyonal sa pagsuporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific, ay magsasagawa ng multilateral maritime cooperative aktibidad sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kahapon September 28, 2024.